Magandang araw na naman po sa ating lahat. So, for today's video, magkukwentuhan po tayo. Bibigyan ko po kayo ng idea kung magkano po ba talaga ang sahod namin dito sa Singapore. Way back 2018 po tayo. Kasi nung panahon po na yon, panahon po na nag-apply po ako dito. So, yung offer po sa mga bagong salta is $580. Di po yun kasama yung 4 na linggong kinukonsidera na araw ng pahinga. Ibig sabihin, pag pinili niyo po na magtrabaho sa araw ng linggo, ay babayaran po kayo ng amo either $23 or $24. Bali, itatimes mo po yun sa 4 na linggo, bali, idadagdag po yun sa inyong buwan ng sahod. Taong ito, base na rin sa mga naririnig ko, ang offer ngayon ng mga ahensya sa mga bagong salta ay $600. Mabalik tayo sa sahod. Ang pasahod po dito ngayon sa mga ex-abroad ay depende din po sa trabaho, sa amo, at sa swerte. May amo na nagpapasahod ng malaki pero kapalit ay walang pahingang trabaho. May mga katulad ko na minimum lang ang sahod pero anlidot-dot at upo naman ang ginagawa sa maghapon. Naman na maliit ang sahod pero mas pinili ng isang OFW na manatili dahil sa magandang samahan nila ng amo at sa maayos na pagkain at pahinga. Ang sinasabi kong swerte ay yung makatagpo ka ng among mabait, marunong mag-appreciate ng iyong hard work. In short, sila po mismo ang kusang nagdadagdag ng iyong sahod. About sa pahinga or tinatawag na day off, may mga amo na nagbibigay ng curfew or limitasyon sa inyong paglabas at pag-uwi. Mayroong mga pinapalabas ng maaga at walang curfew sa gabi. Meron ding need mo munang magtrabaho sa umaga bago umalis at kailangan magligpit uli pag-uwi sa gabi. Siguro, depende talaga sa swerte mo dito. Ang masasabi ko lang sa pag-a-abroad, kailangan baon mo ay napakadaming pasensya kasi bukod sa iba ang kultura nila dito, kultura natin, tayo pa din ang mag-a-adjust at hindi sila. Pasensya kasi kahit tama kami, mas pinili naming manahimik para di na lumala ang mga bagay na di pagkakaintindihan. Both sides. Balik tayo sa sahod. Iba-iba po ang pasahod dito. Merong 600 sa baguhan, 700 to 1.5 naman sa mga masasabing bitirana na dito. So, bali, ita times mo yun sa $1 times to 41. So, dun lalabas kung magkano talaga ang sahod mo dito. Pero pag bagong salta ka, di po pumababa sa 23,000 pesos. Di na po kasama ang 4 na linggong pahinga. Kung ikukumpara mo po ang sahod ng mga Pilipino dito kumpara sa ibang lahi, tulad po ng Myanmar at Indonesia, di hamak na mas malaki ang offer ng Pinay. Kasi sa kalidad ng trabaho at sa pagsasalita ng English or either pagbabasa, mas nakakalamang po tayo yung mga Pinay. So, yan po, kunting idea lang. Kung may balak po kayong pumunta dito, nasa sa inyo na po yun. Pero, isa manatili po tayo dyan sa ating bansa, mas maganda pong makipagsapalaran dito. At least, malaki ang sahod. Minsan kasi, kailangan din nating magsakripisyo para sa mga mahal natin sa buhay. Maraming salamat po. Sana nabigyan ko kayo ng kunting idea kung magkano nga ba ang kinikita naming mga OFW dito sa Singapore. Salamat po sa panonood and God bless you all.